Hello guys! Welcome back again dito sa ating munting channel, Michael Lumba TV. And kung bago ka pangalan po dito sa ating munting channel, please consider subscribing. So dito is nag-share nga po ako kung paano nga po ba kumita online. And also guys, nagpapag-giveaway rin nga po tayo dito every video ng GCash Money. So ang kailangan nyo nga lang pong gawin is mag-subscribe and mag-comment nga lang po sa ating latest video. For today's video guys, is gagawin nga po natin ng review ito nga pong si Bybis. Basically guys, ito nga po ay isang exchanger kung saan ay pwede nga po tayo mag-trade dito and palaguin nga po yung ating pera. So kung familiar nga po kayo sa Bybit or Binance and other crypto exchanger, is meron nga po silang mga similarities. So ito nga po si Bybis, ilalagay ko nga po yung link nito dyan nga po sa ating description box. So make sure guys na i-watch nga po itong full video para wala kayong may skip na information kung paano nga po ba kumita dito. So ngayon nga guys, click nyo nga lang po itong 3 lines and just click sign up. And dito nga guys, mag-sign up na nga po kayo gamit ang inyong email address, password, confirm password, then sa referral code, pwede nyo rin nga pong gamitin itong code ko. So optional nga lang po yan para meron din nga po kayo makuha ng mga bonuses. Then just click I agree to the terms and services and just click sign up now. So once na meron na nga po kayong account, is pwede na nga pong mag-login dito. So take note nga guys, once na mag-register kayo dito, is meron nga po kayong marireceive na email. Kaya make sure guys na active email address yung gamit ninyo. So ganito nga po pala yung marireceive ninyo, which is yung authentication para nga po ma-verify ang inyong account. And dito nga guys, click nyo nga lang po itong confirm my account. So ito nga po yung email na marireceive ninyo. So click na nga po natin itong confirm my account and diretso na nga po ito sa Chrome. And dito guys, your email has verified successfully. So pwede na nga po tayong mag-login once na ma-verify na nga po yung ating account. And dito nga guys, please provide your residential country region. Click nyo nga lang po itong select and hanapin nyo nga lang po itong others and just click confirm. Residential information cannot be changed. So click nyo nga lang po itong confirm. And dito nga guys, ito na nga po yung ating account. So pwede rin nga po pala kayong mag-KYC dito. So konting background nga po pala regarding dito, yung kanilang CEO is si Harris Chen. And yung kanilang address nga po is nasa Republic of Marshall, Federated State of Micronesia, located nga po ito, no? And yan nga po guys, bali regarding nga po dito, makikita ninyo, Bybis is the exchange what users want, it is constantly evolving as the main slogan. So ito nga po yung history regarding nga po sa kanilang platform. And ngayon, present na nga po tayo sa ating main topic. Ngayon guys, pumunta na nga po tayo dito sa assets. Makikita nyo nga po dito na wala pa nga po tayong kabalance-balance. So ngayon guys, is itatry nga po natin na mag-top up ng at least $15. So pwede rin nga pong $10 or nas mga 500 pesos plus. Bali dito guys, click nyo nga lang po itong buy crypto or dito nga po sa deposit. Click nyo nga lang po itong deposit. And yan nga guys, bali pumili nga lang po kayo dito ng cryptocurrency na prefer ninyo. So meron nga pong Bitcoin, Litecoin, bali meron din nga pong TRX. So yung susubukan ko nga po ngayon is ito nga pong TRX guys, pwede rin nga pong USDT. So nasa sign nyo na nga po yan. Bali mamaya pwede nga po natin itong may convert into USDT. So ito nga po yung gagamitin ko guys dahil mas mababa nga po yung fee compare nga po sa USDT na nasa around $1 yung fee, pero dito sa TRX guys, 1 TRX nga lang po na, which is mas makakatipid nga po tayo dito. Then yan nga guys, bali dito TRC20 nga po yung gamit ninyo and just click to generate the address. So yan nga guys, tap nyo nga lang po yan, bali ito nga po. So makikita nyo nga po pala guys, maliit nga lang din po yung kanilang minimum na deposit, which is 0.01 TRX. So kahit nga po sa $5 ninyo, is pwede nga po kayong mag-umpisa dito or kahit $1 nga lang po yan. And pwede nyo na nga pong patubuin yung pera ninyo. So click nyo na nga po itong click to generate the address. So yan nga guys, kapag hindi nga po nag-generate dito yung deposit address, is i-refresh nyo nga lang po itong inyong website para nga po mag-reflect yung address nga po, no?
Bali ngayon guys, copy nga lang po natin ito and pumunta nga po tayo sa ating mga Binance. Ngayon nga guys, nandito na nga po tayo sa ating Binance. Bali yung gagamitin nga po natin na crypto is ito nga pong TRX. So pumunta nga po tayo sa trade and ilagay nga po natin yung $15. So nasa mga 218 nga po yan. So gawin na nga po nating 220 dahil meron nga pong 1 TRX na fee. So click nyo nga lang po itong TRX. So kahit anong crypto pa nga po yan. So yun nga guys, no? Nasa mga 218 or 220 nga po yung isa-send ko. And ngayon nga guys, click nga lang po natin itong TRX and just click withdraw. And send via crypto network and i-paste nga lang po natin yung ating na-copy kanina. So 220 nga po yung ilalagay ko. As you can see, 219 TRX nga po yung ating marireceive. So nasa 1 TRX nga lang po yung fee. And click na nga po natin itong withdraw. And dito guys, just click confirm. So yan nga guys, naisend na nga po natin sa kanila yung 220 TRX. Hintayin na nga lang po natin na mag-completed nga po ito. Then dito guys, pwede na nga po kayong bumalik sa inyong account. So ngayon guys, makikita nyo nga po na wala pa yung ating balance dahil maghintay pa nga po yan ng 5 network confirmation. At ngayon nga guys, pumunta nga po tayo dito sa ating pinaka-account. So i-refresh nyo nga lang po yan para nga po makita ninyo yung balance ninyo. So ngayon guys, is hindi pa nga po siya nagre-reflect. So ngayon nga guys, na-receive ko na nga po yung aking $15 dito sa ating account. So paano nga po ba tayo kikita dito? So take note guys, hindi nga po ito 100% nakikita tayo kagad dahil nakadepende pa rin nga po yan sa atin. So ngayon, ituturo ko nga po sa inyo kung ano nga po ba yung mga ways of earnings dito. So ngayon guys, ituturo ko nga po sa inyo is yung kanilang open position kung saan pa rin nga po tayo mag-buy and sell dito. So click nyo nga lang po itong futures and dito guys, pumili nga lang po kayo ng cryptocurrency na preferred ninyo. So ako guys, I preferred nga po ito nga pong TRX and USDT. So dito guys, is meron nga po silang open long and open short. So pwede nga po kayo dito maglagay ng amount. For example guys, yung ilalagay ko nga po na amount is 5 TRX. Example nga lang po yan. And dito nga po guys, pwede rin nga po kayo maglagay ng percentage. So katulad na nga lang po yan. And dito guys, ibalik nga lang muna po natin ito. So for example, ito nga po 5 TRX. And tumili nga lang po kayo dito kung open long or open short. For example guys, dito sa akin is ito nga pong open long. So, inefficient amount. So, kailangan nga po natin maglagay dito ng amount na angkop nga po, no? For example, guys. So, ito nga po, guys. Pipili nga lang po kayo dito or maglalagay ng amount na gusto ninyong i-trade. For example, guys, kapag nakapaglagay na nga po kayo ng amount in TRX, pwede nyo rin nga pong ilagay kung ilang percent, like 25%, or nasa sa inyo na rin nga po yan, no? So, ilalagay nyo na nga po dito is open long or open short. Nakadepende na rin nga po yan sa inyo. And take note guys, dito nga po pala sa assets is pwede nyo nga po siyang i-transfer. So, click nyo nga lang po itong transfer assets. Then yan nga guys, maglalagay nga lang po kayo ng amount dito or anong crypto nga ba yung mas prefer ninyo. And yun nga po, i-click nyo lang po itong transfer now. So, nasa sa inyo na nga po yan. Ako ngayon guys, is nasa spot nga po yung aking balance. So, ngayon nga guys, bali ito nga po guys, meron din silang spot dito. Bali, yung tinuro ko kanina is yung futures. So, kapag na-predict nyo nga po yan guys, is pwede nga po kayong magka-profit dito. So, pwede nyo rin nga pong iset dito yung take profit or stop loss. Then, dito guys, pumunta nga po tayo sa spot. So, dito guys, pwede nga po kayo mag-buy and sell ng mga cryptocurrency. So, maglalagay nga lang po kayo ng amount dyan and pumili nga lang po kayo dito kung ano nga po bang crypto yung mas preferred ninyo. And ngayon guys, pumunta naman po tayo dito sa markets. Bali dito guys, makikita nyo nga po yung mga top gainer pair nila, top volume pair, and trending pair. So ngayon guys, pumunta nga po tayo sa home. Bali yan nga po guys, meron nga po pala sila ditong tatlong important events. So first guys, ito nga pong si payback, which is pwede nga po kayong makakuha dito or give back up to 20% of trading fees. And next guys, tap nyo nga lang po yan. Then dito guys, what is the fee payback? Fee payback is a benefit that anyone using the Bybis platform can enjoy and we will give you up to 20% of your futures trading fees back to your wallet. So yan nga po yung nakaganda dito.
So ngayon guys, meron din nga po sila ditong copy trading and payback. So ito naman po yung roulette nila. Or yung parang ruleta nga po, no? So dito guys, members with a daily transaction volume of over 500,000 USDT or more can participate in the roulette event and receive experience grants. So yun nga guys, medyo malaki na nga po yung mga transaction dito guys na pwede nga po makasali sa kanilang pa-roulette. Dahil meron nga po kayo makukuha na spin dyan, which is pwede kayo makakuha na $50, $10, up to $1,000 nga po, no? And ngayon guys, pwede rin nga po kayo makapag-invite dito ng inyong mga friends. So nga guys, bali dito reward event, invite friends. So kapag meron nga pong gumamit ng mga referral link niyo and nag-deposit sila, is meron nga po kayo makukuha na reward, which is 30% of your friends' trading fees as reward. So yan nga guys, bali kung gusto nga po pala mag-invite guys, click nyo nga lang po yung 3 lines sa kilid. And dito, is marami pa nga po kayong pwedeng pagpilian. So ngayon guys, bali bumalik nga muna po tayo dito. Bali pag-usapan naman po natin yung copy trading. So marami nga po nagtatanong sa inyo, ano ba itong si copy trading? So ngayon guys, explain ko nga po yan, no? So take note guys, kung gusto nga po pala mag-invite, dito nyo po makikita yung affiliate link niyo. So copy nyo nga lang po yung mga link niyo guys or mag-apply nga po kayo dito. So proceed na nga po tayo dun sa copy trading nila. So tap nyo nga po itong copy trading. But ito guys, ilang beses ko na rin nga pong naituro sa inyo kung ano nga ba ito sa para nga po sa ating mga solid subscriber dyan. Basically guys, dito sa copy trading is meron tayong tinatawag na copy must or yung mga trader master nga po natin, no? Which is ito nga po yan guys. Katulad na nga lang po na ito, podium traders. Bali dito guys, pwede nyo nga pong i-copy yung parang mga strats or pattern nila dito. And yan nga guys, no? Bali, kailangan meron na nga lang po kayong balance dito para nga po makopy ninyo yung mga professional traders kung ano nga po ba yung ginagawa nila. So follow professional traders and earn more, and you can meet some of the most popular traders here. Simply choose the trader strategy you and you. And yan nga guys, pwede nyo na nga po yung i-copy. So ngayon nga guys, kung gusto nga po silang i-copy guys, click nyo nga lang po itong follow. So dito guys, ito nga po pala yung mga ROI niya. Kunwari guys, yung total PNL is 42,933. Then dito guys, yung follower PNL, then yung win rate and 1.15%. So dito guys, I suggest guys, pumili rin nga po kayo dito sa mga top traders. Kung ito nga po yung gusto ninyong kitain guys, tap nyo nga lang po yan. And dito, is kailangan nyo nga lang po itong i-copy. So, bali ito nga po pala yung holding time niya is 56.8 hours. Nakadepende nga po yan sa inyo. Ito naman po yung mga past traders. Kunwari guys, kung gusto ninyo itong i-follow, yung kanyang copy trading, is click nyo nga lang po itong follow. And ngayon guys, makikita nyo nga po dito yung mga equity niya, minimum following amount and share rates, 0%. So, from spot account, so, margin or leverage. Bali dito guys, pwede rin nga po kayo maglagay dito ng amount. Pero yung ina-accept nga po pala niya is yung USDT. So, maglalagay nga lang po kayo ng amount dyan. And i-click nyo nga lang po itong copy trade. And dyan nyo nga po malalaman kung magkano nga po ba yung kikitain ninyo. So, ngayon guys, dahil wala tayong USDT, paano nga po ba tayo magkakaroon ng USDT? So, tuturuan ko nga po kayo kung paano nga po ba i-convert yung ating TRX into USDT using this one. So yun nga po guys, click nyo nga lang po itong convert. And dito guys, hanapin nyo nga lang po yung TRX. So yan nga po guys, bali yung TRX. Bali to, TRX. And next guys, yung destination nga po niya is ito nga pong Tether or USDT. And nilagay nga lang po natin yung ating amount. So yun nga po guys, lagyan na nga lang po siyang 14.95. I-click na nga po natin itong convert and just click confirm. So, convert crypto success. And check nga po natin yung ating balance. Makikita nyo nga po dito guys, yung ating balance is naging na nga po siyang USDT. So, bumalik nga po tayo dun sa copy trading. So, yun nga guys, and dito guys, yung if follow nyo nga po, no? Bali ito na nga po guys, makikita ninyo, nakita na po yung ating balance. Bali yung minimum niya nga po dito is ito nga pong $10. For example guys, maglalagay kayo ng $10. And dyan nyo nga po makikita yung kanilang leverage mode. So marami pa nga po yan, traders leverage and fixed leverage. So dito guys, pwede rin nga po pala itong TRX to USDT. Nakadepende nga po yan sa inyo kung ano nga po bang mas prefer ninyo.
So for example guys, tap nyo nga lang po itong TRX USDT, then i-click nyo na nga po itong copy trade kapag nailagay nyo na nga po yung amount, and maghihintay na nga lang po kayo ng ilang oras para nga po malaman ninyo kung nagka-profit nga po ba yung mga pera ninyo. So yun nga lang po pala yung ating review regarding dito. So ngayon nga guys, subukan nga po natin na i-withdraw yung ating balance. So check nga po natin kung legit na matatanggap nga po ba natin yung ating pera dito. So USDT, and yun nga guys, maglalagay nga lang po kayo ng amount. So ERC nga lang po available. Bali ngayon guys, convert ko nga po siya ulit papunta nga po sa TRX. So ngayon nga guys, click na nga po natin itong withdraw, and yung crypto nga po, itong TRX, yan nga guys, nilagay nga lang po natin dito yung ating withdrawal address na TRX address. And pipaste ko nga lang po yan dito. So ngayon guys, click nyo nga lang po itong all, and yan nga po, para siyang withdrawal fee na 1 TRX. So okay nga lang po yan. Yung minimum nga lang po pala dito is 10 TRX. So medyo mababa nga po no. Yan po yung advantage kapag TRX yung gamit natin. And click na nga po natin itong submit. So nga guys, nakapag-request na nga po tayo ng withdrawal, and hintay na nga lang po natin siya na ma-receive ito sa ating mga Binance. A few moments later. As you can see guys, na-receive na nga po natin 1 minute ago yung ating withdraw dito. Ito rin naman po yung aking tinap up kanina, pero ito nga po yung nagpapatunay guys na legit itong platform na ito, dahil na-withdraw nga po natin yung ating na-top up kanina. So kung gusto nga po palang palakihin yung mga balance ninyo, is pwede nyo nga pong gawin yung tinuro ko nga po sa inyo. So ngayon nga guys, pwede nyo rin nga po silang i-follow sa kanilang mga social media account. And huwag nyo nga pong kalimutan na i-follow sila sa kanilang mga social media account, like dito nga po sa Twitter. So nag-update nga po sila ng mga news and mga info regarding nga po dito, and makikita ninyo, nagkaroon din nga po sila dito ng pa-welcome airdrop worth 200 giveaway for 50 lucky winners noon nga po yung April 28 to May 5. And ngayon guys, is meron din nga po pala sila ditong Telegram channel or group nga po no. So dito guys, makikita nyo rin nga po yung ilan sa mga information. And yan nga po guys, bale ito nga lang po pala yung ating review regarding nga po dito sa kanilang platform. And I hope na meron ka nga pong natutunan regarding nga po sa ating review ngayon. So see you on our next video!